for 1 year workshop, training, acting, dancing, lahat, even communication. As in, kumpleto talaga, binigay sa amin lahat ng Sparkle yung need namin. Good evening, RAR Nation. I'm RJ Mataro. I'm here with one of the freshest Kapuso stars. She's part of Sparkle family and was launched in Sparkada. We'll be seeing her soon in an upcoming Kapuso series na pag-uusapan natin maya-maya. Please welcome Kirsten Gonzalez. Hello po, mga Kapuso! And hello. Ayan. So hello Kirsten, kamusta ka naman? Kamusta ang buhay-buhay ngayon? I'm good po, very happy and parang very productive po talaga, lalo na this month. Wow, that's nice, very productive. So last time na nakausap ka namin in a press con for the launch of Sparkada, emotional ka with the support of your family para dun sa career mo. So, maraming napapasana all dun sa ganun na moment. Kasi, syempre, pag nakaka-experience ka ng support with your family, di ba, ang laking uplifting feeling nun, di ba? So, sa palagay mo ba, ano yung pinakita mo bilang anak ang nakita nila to push you, to trust you in this journey? I think kasi bata pa lang ako, I think my family's been very supportive na talaga, like una pa lang. And growing up, I've seen them na very passionate about what they do. And parang na-adapt ko din yon. So, para makuha nila yung parang trust na yon, to trust me this journey, I think being open and honest about your passion, ganyan, and what you wanna do. And, wala, being vulnerable lang around them na masasabi nila, eh, ang parents lang naman, gusto nila na successful lang naman tayo, maging successful. And yun lang gusto nilang reassurance. So I think na being honest lang with them is what really made them support me in what I want to be. Wow, nakakatuwa naman. No? Tama yun, no? Parang pagdating sa parents, gusto lang talaga yun, nila is to support their children, you know, make them feel happy. Yeah. So, next question naman is, who is Kirsten bago ka pumasok sa showbiz and paano ka na-discover? Ako, very strict kasi yung parents ko. So, ako lang yung parang buhay madre na lagi mag-aaral lang, papasok lang sa school and then uwi na agad. And dumating din yung time na parang gusto kong tumulong sa family ko. So, nagbenta-benta ako ng lip tint before, ng mga cosmetics, ganyan. And then, nag-try na ako, sabi ko, gusto ko talaga mag-artista. Like, mga nakikita ko sa social media, ganyan. So, nag-started din ako, nag-fix ako na mga IG feed ko. And then, I started getting, like, brand endorsements. And then, sabi ko, parang gusto ko mag-modeling. So, ang ginawa ko noon, naghanap ako ng photographer sa Facebook and then nagkaroon kami ng collaboration. So, nag-photoshoot kami and then nag-viral yung photos ko on Facebook. And then doon ako na-discover ng manager ko and ng Sparkle doon sa nag-viral na photos ko. Ginawa nilang meme, pero it's a good meme naman. Yung picture na yon, nagbebenta ako ng tinapa nasa palengke ako, ganyan. And then meron ako yung ukay-ukay na shoot. So, parang very cute lang, ganun, very Filipino. Doon ako na-discover. So, from being ma-discarding, ano, nagbebenta ng lip tint to, wow, isa ng sparkle artist, di ba? So, as for Sparkada naman, kamusta naman kayo ng mga fellow Sparkada members mo? And how is your friendship with them on screen and off screen? I think same lang. On screen and off screen, I think family pa din talaga kami. Like, we got each other's backs. And
Talagang parang kami yung sandalan, family talaga. Hindi ko na parang iibahin pa yung term. Like, pag tinatanong ako about spare card ako, it's always family talaga. Pagka need ko ng parang support, they got me. And I really love my spare card talaga. Love na love ko spare card ako, and I'm very thankful na I got the opportunity to be part of this family. Wow. Pero ang follow-up question lang, sino naman yung pinaka mako-consider mo naman na closest mo among your fellow Sparkadas and why? Si Caitlyn, nakakagulat kasi nung una, as in opposites talaga kami. Oh, kasi tahimik lang, lagi lang nasa gilid kasi like my alone time. Si Caitlyn, she's very ganun siya, like all over the place, lahat friends niya, lahat. And then parang nung one time, intimidating kasi talaga siya. Kasi syempre, you're like, introverted kasi ako and siya yung opposite ko. So parang, ay, hindi ata kami magkakasundo ni Caitlyn, ganyan. And then nung pagdating nung Love Is na taping, tsaka kami nakapag-usap and grabe pala. Totoo pala yung ano, yung opposites attract. Love na love ko talaga si Caitlyn. Best friend ko talaga siya. So, she's a very sweet girl. Kung ano siya, on cam, ganun din siya off cam. She's very humble and love na love ko talaga siya. Well, tama yun eh, no? Opposites attract. Kung sino para magko-complement sa personality mo, di ba? Yes, parang we balance out each other, yin yang, ganon. That's true. Kaya nga, ang sarap ng mga ganong friendship. Pero, ito naman, no? You're one of the newest artists under Sparkle, no? So, pwede mo ba kami bigyan ng sneak peek into your early days in showbiz? Since parang na-touch on mo na siya kanina. Paano ka nag-start and ano yung mga mako-consider mo naman na acting milestones mo at the moment? Nag-start ako with GMA, I think workshop lang. For 1 year, workshop, training, acting, dancing, lahat, even communication. As in, kumpleto talaga, binigay sa amin lahat ng Sparkle yung need namin. And then, may mga konting guesting sa mga shows, ganyan, and photo shoots, and then dumating na yung Sparkada. And nagulat na talaga ako dun na part pala ako ng Sparkada. And parang doon na nag-start yun. Sa acting milestones naman, parang every acting experience or mga project na nagawa ko na, parang lahat sila milestones sa akin. Ang nakapag-change lang talaga ng perspective ko is yung pinaka-first ko. Kasi yung pinaka-first ko is yung Regal Studios and kasama ko nun si Miss Rita Daniela and si Ken Chan. Like, first ever acting ano ko experience ko is with them na. So parang, oh my gosh, pressure agad. Pero they made me feel welcome. And then, ang pinaka-memorable for me lang is yung pinaka-recent ko lang, hindi pa nalalabas, pero pwede ko naman sabihin, is yung investigador ko na shinut ko lang, I think, kahapon or 2 days ago. And grabe, parang, ano siya, life-changing siya. And I'm very excited na papanood niyo yun. Kasi makita niyo talaga na parang, ano siya, very, hindi siya, madami ako natutunan dun sa show na yun. So, I'm really excited for you guys to watch that soon sa Investigador. Wow. So, parang mapapakita mo ba din yung range mo as an spy actress niya? Wow. Very exciting. Abangan natin yan. No? So, next question naman is, no, nabanggit mo na rin to kanina parang yung sa Love Face, yung taping niyo. So, congratulations on landing on your first teleserye with Love Is Caught in His Arms. So, ano naman yung naging reaction mo nung may offer sa'yo ito? And ano yung naramdaman mo na kasama mo yung mga fellow Sparkada mo dito sa project na to? First of all, nagulat talaga ako kasi ano, biglaan lang ako pinasok. Like, buo na yung cast. Nandun na sila Sofia Pablo. As in, buo na. And I auditioned for that role. Pero different role.
ibang role siya. Ang pinag-audition ko is yung role ni Caitlyn, si Antonia. Tapos nagulat na lang ako, parang quiet lang lahat, parang sabi ko, ay, hindi na ako nakuha, ganito, ganyan. And then, like, 1 week before magte-taping na, tsaka ako sinabihan na, ay, ikaw si Lina, ganito, ganyan. So, nagulat talaga ako, as in, biglang pasok na ganun. And nung nalaman ko na kasama sila, Caitlyn, ganyan, na-excite talaga ako, kasi lahat kami bago. And yung iba sa mga kasama dun sa Casas Percada, first ever teleserye nila yon, as in first time nila mag-acting for the camera. And parang nandun yung relief na lahat kami to this, and parang we're gonna support each other since Percada yon. So wala, I'm very happy lang sa nangyari, and na-excite ako talaga na mapanood niya soon. Yes, isa pa yun sa mga exciting projects na lalabas dito sa Kapuso Network, no? Pero, ano naman yung preparations mo for your role in Love Is Caught in His Arms? When it comes to preparation, pagdating sa acting, dapat talaga parang you're mentally healthy and stable. And kasama yan sa mga acting workshops na na-attendan ko, na 1 year akong nag-attend. So, GMA, yung Sparkle, parang binigyan na nila ako ng parang what I need na. So, all I have to do is i-let out na yon. So, prepare na talaga kami ng Sparkle for what we need sa lahat ng projects namin. So, wala akong naging problem about preparations. And pagpasok ko dun sa Love Is, parang easy na lang siya. And with the guidance of the prod, and they're very welcoming talaga, parang naging flowy na lang siya. So, lahat excitement, lahat happiness, and with my Spercada pa. So, wala, ay, grabe, basta very grateful talaga ako sa mga binigay sa amin agad na Sparkle. Kasi without the workshops, I think magugulat talaga ako, like, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, I'm very grateful talaga. Maganda yun, no? Nakapag-build ka ng foundation with the workshop na parang 1 year mo siyang inattendan. So that is great to have a foundation parang nag-uumpisang actress, di ba? So ano naman yung dapat abangan ng mga Kapuso sa'yo, Kapuso viewers, with your upcoming teleserye? Parang hint lang dun sa role mo, parang lahat lahat dapat abangan sa Love Is. Totoo yan, kasi lahat kami, parang we worked hard for this, and nung nabasa ko talaga yung story, grabe, ang daming twist na ayokong i-spoil, pero super nice talaga. Grabe, parang si Kate din, I think dream niya yung ganong theme and genre. So, it was very exciting for all of us. And dapat talaga lahat, abangan nyo lahat. Wala na akong sabihin pa, abangan nyo lahat yun. Love And it! True, tama yun. No spoilers, so abangan talaga natin yan. So, my next question naman is, we all know na parang dun sa age group mo, parang maraming sinasabak sa love team. So, kung ikaw ba ang tatanungin, sino ang gusto mong makapair? And ano yung nakikita mong common denominator nyo? Oh my gosh. Personally, I want to be a solo artist lang. Like, I want to focus on myself muna before entering, like, love teams. Mas gugustuhin ko pa na panoorin si Roxy tsaka si Vince. Harutan on TV, or si Sophia tsaka si Allen. Okay na ako yung parang mag-focus muna sa sarili ko, and to focus on my skills, and then maybe in the future, malay natin, hindi natin alam. So, ayun. Tama yan. Focus muna on your craft, di ba? Since you're starting as an artist, di ba?
So, next naman is, we also saw you sa All Out Sundays. Kamusta ang experience mo so far? Sino rin yung mga hinahangaan mo dun sa show? Ooh, okay. Sa AOS naman, madalas na ako sa AOS, kaming spurkada ko. And I love AOS talaga. I love dancing and performing. So, lahat fun experience lang. And yung mga pinaka-memorable talaga is yung mga backstage moments namin or habang nagwe-wait kami, ganyan. Kulitan, minsan magkakaraoke pa kami. Tapos, I love, pagka nanonood ako sa AOS rehearsals, I see many artists perform. Na-amaze talaga ako kay Miss Julie Ann, tsaka kay Raver Cruz. Sobrang galing nila. As in, lahat ng tao, kahit nagsiselfone yan, pag sila na nag-perform, focus talaga. Grabe, super galing nila. And very nice sila. I love them. Ay, may Nice. pa Wow. So, medyo connected to dun sa question natin. With AOS, sa mga nakasama mo na, or at least nakausap mo, na mga pinakasikat na Kapuso stars, kanino ka pinaka na starstruck in person? Miss Kaylin Alcantara. Si as in, ang dami kong experiences with her na. Kasi may eto story to. May time na nagka-wardrobe malfunction ako habang sumasayaw with her. And then, naka-corset talaga ako. And then, bigla siyang bumukas while I was dancing. And then, si Miss Kanan Alcantara, nandun siya sa taas ng stage. And then, bumaba talaga siya para i-cover ako. So, hindi lang yon. Ilang beses na niya ako natulungan. And she's very nice talaga. On and off cam, wala akong masabi. And sobrang ganda niya. As in, sobrang ganda niya, wala akong masabi. And I really admire her. So, wala, idol ko siya. Kaya hanggang ngayon, like pagka nakikita kami sa AOS, hindi ako makapag-hi. Siya pa yung naunang mag-hi. Kasi hiyang-hiya talaga ako. Like, napapatitig talaga ako sa kanya sa sobrang ganda niya. Nakakatuwa yun, no? Parang ano, someone is looking out for you doon sa AOS, no? So outside of acting naman, ano yung mga passion mo na gusto mong bigyan ng pansin or i-pursue? I'm into video games kasi and nagsi-stream ako before, streamer ako before and I stopped. So gusto kong ibalik 'yon. So pagsi-stream and I also like makeup, yan fashion. So, gusto ko sana mag-start mag-vlog ng mga makeup tutorials, ganyan, mga what's in my closet, ganon. So, I really want to try na i-pursue din yon para in the next few years, I can show everyone kung ano yung iba pang passion ko. Tama yan, have other passions para ano, 'di ba? Parang wide range of interests yung mapapakita mo dun sa mga supporters mo din. Pero may napansin ako sa actually a comment lang to, pero may napansin ako sa social media mo. In fairness, parang bagay din na mag ano ka into cosplay. Yung Yes. like your ano, yung latest mong post sa Instagram mo. Nakakatuwa pa ano siya, antaw sa anime na to? Yung about sa gambling na Yes. anime, yes. Absolutely. Yun nga kaya sabi ko, oh my gosh, parang in fairness, bagay rin bagay sa iyo na kuya-add mo in your vlog, parang bagay siya na cosplay or parang makeup tutorial into this character, anime character, parang hindi ba? OMG, sige. Yes, nakakuha din ako ng idea kasi I love anime. Otaku talaga ako. So, ang problema lang talaga, super gastos talaga ng Yes. cosplay. Pero, maybe in the future, ganon. Yes. I want to try cosplaying. True, di ba? Now, next question naman is, with one of your first showbiz breaks, saan mo nakikita yung sarili mo bilang Kapuso in the next 5 years? Oh, the next 5 years, pwede, parang
Pwede naman mangarap. So, in the next 5 years, I want to be a successful actor na maraming teleserye. And, syempre, I want to be someone na can inspire people and someone open to experiences. Ayoko mag-stick sa parang kung ano ako ngayon and kung ano meron ako ngayon. Gusto ko mag-explore pa ng madami. So I want to be knowledgeable, I want to be open, and syempre very parang napakita ko na sa tao kung ano yung mga like ko, kung ano talaga ako, like sa content ko. I want to be someone like that. Very inspirational lang and then very real to the public. That's good aspiration. Pa tama yun, no? You voice out mo yung mga gusto mong mangyari in the next 5 years and I'm sure mangyayari yan. Manifest. True. So, na next question naman is, sino yung showbiz inspiration mo na tingin mo nakadagdag ng motivation sa'yo para i-push mo yung sarili mo as an artist? It's my Spercada talaga. Spercada talaga. Kasi each one of them may dream, may passion sa craft nila, and I've seen them grow into the people they are now. And they're, lahat kami nag-grow pa din. And nakikita namin progress ng isa't isa. And unti-unti nang naabot yung pangarap. And pag nakikita ko yun, parang eto na, iyakin talaga ako, no? So, pagka nakikita ko sila na naabot yung mga pangarap nila, and then makikwento sila sa amin, parang nakakalambot ng puso and mas na-motivate ako na may mga tao na nandyan lang to support me through this journey. And we're all growing. And when I see that, parang, sige, andar, andar, andar lang na andar hanggang sa sabay-sabay kami nasa taas na. Yes, that's true. Minsan nakakatawa rin going motivation yung mga taong nakasabay mo in the beginning, di ba? So, since nakikinig ang ating management, ang ating Kapuso management dyan, ano naman yung mako-consider mo na dream project or role mo na gusto mo magawa in the future? Yeah. Sabihin na natin sa kanila, baka mapagbigyan. Ako talaga, dream ko talaga, sobrang hili ko sa horror. So, gusto ko maging part ng horror or thriller na movie. Pwede ako yung killer, ako yung victim, or kahit extra lang dyan. Basta I want to be part of a horror or thriller na movie. Or teleserye. Baka naman. Baka naman, di ba? Kaya ko yan. True, di ba? So, ang next question naman is, so, nasabi natin yung dream project mo. Now, sino naman yung gusto mong Kapuso artist na makatrabaho in the future? Lalayo pa ba ako? Siyempre, si Alden Richards, si Miss Glyza De Castro, Bea Alonzo. Ang dami! Parang gusto ko makatrabaho lahat. Pero yun sila mainly, especially my Spercada, gusto ko din sila maka-work kasi alam ko din yung mga dream nila na projects, ganyan. So, ayun, excited ako, baka naman. True, di ba? Yan po sa management po. Horror film daw, tapos with Alden, or Bea, or, Lisa? Ayun, gusto naman yung mga sikat natin mga Kapuso artists dyan, di ba? So, baka naman daw. Yan. So, ano naman yung may bibigay mong advice sa mga gustong pasukin din ng showbiz at ano yung message mo para sa mga sumusuporta sa'yo? Simulan mo na. Yun lang, simulan mo na. Ako nung una kasi, in-overthink ko lahat. Paano pag hindi nag-work? Paano pagka ganito? Paano kung ganito, ganyan? Parang simulan mo na lang. You never know kasi. Once you start it, everything follows. So, simulan mo na. Now, huwag ka na mag-overthink pa. Huwag mo na pag-isipan pa. Basta,
go, diretso, just do it. And so, fans ko naman, nakikita ko sila, like, pupunta sila sa AOS para panoorin ako. And then, lahat ng mga ganap ko, parang updated talaga sila. Mas alam pa nila kung kailan yung labas ng show ko kaysa sa akin. So, wala. Ayoko naman maging ano ulit. Ayoko din umiyak ulit. Pero, I'm very thankful sa fans ko and sa followers ko. Meron pa yung every post ko, magko-comment sila. And then sa GC ko, sa Kirsten Jules, I love you guys. As in, minsan lang hindi ko, parang hindi ko nasasabi. Pero, love na love ko talaga kayo. And, meron akong mga followers na years na, like, before pa ako mag-Sparkle Jimmy. Sinusupport pa rin ako till now. And I'm very thankful na, feeling ko parang, ano na kami. Parang as in family na kami. Lagi ko sila nararamdaman na nandyan lang sila, iniisip ko pagka parang pressured ako and kakausapin ko lang sila if, lalo na pag if may need sila. So, I'm very thankful for them. And wala, I love you guys. I love Kristen Jewels, Kristen Navigators, and sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share ng mga post ko, and nag-aabang sa mga show ko. Thank you talaga. Yes, tama yun. I-appreciate natin yung mga taong nagbibigay ng love and support sa atin, di ba? So, finally, ano naman yung mga project na pwedeng nang i-share ng ating mga, sa ating mga Kararnation, sa ating mga kapuso na excited na makakita ng more from you? Meron ako, abangan niyo po ako sa Wish Ko Lang with Xavier Ramos, sa Investigador, and syempre, every Sunday na din kami ng spercada ko sa All Out Sundays, and most especially, Ang Love Is, soon on GMA. And we're very excited to see your teleserye. Oh my gosh. Hi, Roar Nation. This is Kirsten Gonzalez, and you're watching Lionheart TV. Roar!